guys, welcome back to my channel. This is your Ate Jolongs again. For today's video guys, ang gagawin po natin ay hindi sa nails. Ang gagawin po natin guys ngayon ay ituturo ni Ate Jolongs kung paano nyo tanggalin kung may mga balakubak kayo sa inyong mga scalp. So itong mga gagawin natin ay natural ingredient po siya na pwede nyong gawin sa sarili nyo, sa sarili nyong bahay. Pwede nyong gawin to na hindi kayo gagastos ng bonggang-bongga. Itong mga ingredient na to ay ginagamit at tested na ni Ate Jolongs sa salon nila, sa salon namin. Okay, so don't worry, walang chemical po to. Kaya nga, natural ingredients. So, ito, ipapakita ko sa inyo ang bawat isa. So, imimix ni Ate Jolongs, then pwede nyo itong igawin sa bahay nyo. Kaya, start na natin for today para magawa ninyo sa inyong mga sarili. Okay? Ayan yung mga prepare ko guys na mga ingredients na gagawin natin. Imimix natin yan lahat dito sa bowl. Ayan, dyan natin ilalagay. So, bago ang lahat, para magawa po natin, kailangan natin yung mga exact amount na gagawin natin para ma-mix natin doon sa bowl. So, itong sugar na to, pwedeng red, pwedeng white ang gamitin nyo. No problem sa sugar. Okay? 2 tablespoon, yung malaking kutsara, hindi yung maliit, ang gagawin nito, ang sukatan. Okay? And then, lemon. Kalahati talaga ang gagawin nyo. Kalahati ng lemon. Ang gagawin nyo. And then, coconut milk. Coconut milk, it depends sa texture. So, pwede natin damihan, pwede natin liitan. Depende kasi, minsan mag-ano siya, mag-tutubig. So, anuhan lang natin tansyahin. And this one is olive oil. Yung olive oil, hindi po madami pong ilalagay, kundi parang drops lang. 3 drops or to 5 drops lang po ng olive oil. And then, ito po ay honey. Okay? Yan lang po kadami. Siguro mga 5 pindot lang ng 5 drops lang din ang ilalagay nyo siya. Okay, then itong lahat na to ay imimix po natin to para maging isang scrub na talaga. Kasi ito yung gagamitin natin ng mga, like for example, may mga problema kayo ng mga, may balakubak kayo, tapos nangangati yung mga scalp ninyo. And then, like for example, yung hair nyo ay dizzy, yung parang lazy yung hair nyo. Tapos, yung dry, pwede nyo to, pwede nyo yung gawin. Ito yung mga benefits niya. Tapos, ano pa, yung benefits pa na iba, yung talagang pinaka maganda ay yung roots mo ay magiging healthy. Okay, magiging healthy siya. And then, after that one, pag halimbawa na-try nyo na to, hindi nyo siya ibababad. Once na-scrub nyo all over your scalp, ibabanlawan nyo na to guys. Babanlawan nyo na to. And then, after that, ipapahanginan nyo lang siya ng blow dry. Then, kung isishishwar nyo or ibu-blow dry nyo, mas maganda. Kasi, makikita po ang result na ang pati yung buhok nyo dyan ay gaganda, kikintab, at saka kung lagi nyong gagawin to guys, magiging maganda ang result ng inyong buhok, magiging healthy, magiging mataba, at yung pagtubo niya ay mabilis. So, kung i-start na natin yan guys, ngayon, start na natin ang i-mix. Okay, so dito natin i-mix yan. So, first of all, ito. Okay. Lalagay natin dito. And then, after that one, yung honey, medyo sticky siya, guys. Sticky. Kasi hindi ko dinamihan. Hindi ko siya dinamihan, guys. Next guys, yung honey. Ayan, honey. Sticky siya masyado guys, yung honey.
Nilagay ko kasi dito para maganda. Ayan. And then, after that one, yung oil. So, yung oil hindi madami ha. Drops lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun lang siya. So, bibilangin nyo, 3 to 5 drops lang. Tatansyahin nyo, guys. And then, after that one, lemon. So, lahat ito pipigain. Ayan. So, ubusin nyo to guys ha. Ubusin nyo talaga ang half of the lemon. Ubusin nyo siya. Pipigain dito sa next, coconut milk. So, nakikita nyo yung texture. Medyo madami siyang tubig dahil sa lemon. So, pag nadamihin nyo siya, magiging liquid na siya. So, kailangan tansya-tansya. Tapos, ito yung coconut milk. Ayan. Then, hahaluin nyo na siya, guys. Hahaluin nyo na para makita yung texture. Haluin nyo hanggang ayan. So, magiging, makikita nyo yung texture nito. Mabango siya, guys, sa ano, mabango siya sa buhok pag nilagay nyo na. Hindi siya talaga yung amoy gugo, ganun. So, safe po siya. Alam nyo naman, pag natural ingredient kaysa sa may chemical. So, pwede nyo itong gawin, guys, sa inyo, sa bahay nyo. Kung halimbawa, yung mga problema kayo sa scalp, yung buhok nyo ay nagda-dry. Ayan, pwede nyo itong gawin para hindi kayo gumastos ng bonggang-bongga. Ayan. Hintayin lang natin na medyo mag-mix lahat. Usually, yung ano, yung sugar, hindi siya ma tutunaw talaga agad, guys. Hindi siya matutunaw. So, ang gagawin lang natin, ihahalo lang natin. Hahaluin lang natin ng maayos. Itong tansya na to, guys, ay maikli or short or long hair. Kasya na po siya. Kasi roots lang naman po ang gagawin natin. Ayan. Ganun lang gagawin natin, guys. Ayan, halo na. Halo na siya. So, pwede na siyang ilagay sa ating roots. Ayan, diba? Ganun lang ginagawa ni Ate Jolok sa buhok ng mga customer dito. Usually, hindi pa yan. Marami po akong ginagawa dito sa salon namin na pwede natin gawin para sa sarili natin. Ito lang po muna ang pinakita ni Ate Jolok. Para kahit papaano hindi kayo mamroblema pag meron kayong mga balak-ubak sa inyong mga buhok. Yan. Wala pa kami ngayong customer, so pinakita ko yung view ng jacuzzi sa inyo para kung saan nagbablog lagi si Ate Jolox. Ayan. Table niya to, so dito talaga ako nagbablog lagi. Ayan. Yan na yung minix natin. Pinatong-patong ko na yung wala nang laman. Ayan na, ready na. So, hindi ito malalagay ni Ate Jolox. Kasi syempre, may customer pa. So, itong ginawa ni Ate Jolox, pwede nyo itong gawin ha. Pwede nyo itong gawin sa inyong pamamahay, sa inyong sarili. Para hindi na kayo gumastos, guys. Isang tip to ni Ate Jolox, na hindi kayo gumastos ng malaki. Na pwede kayong kumuha sa inyong mga sariling kitchen para mag-create kayo ng isang ingredient para sa regimen, mang pagpaganda, pagpahaba ng buhok, pagpatanggal ng mga balakubak, kung mga dry, kung oily. Yan, madami tayong makikreate sa kusina. So, ito lang yung pinakauna kong create sa inyo. Ito lang yung pinakita ko muna na ginawa para maumpisahan na ninyo kung may mga balakubak kayo. So, ito na guys. Kaya kung
first time ka nanonood ng video ko, pwede mong i-subscribe, i-like, i-share para mas maraming makakita ng vlog na to para magawa din sa kanilang mga sarili. So, thank you for watching guys and ingat po ang lahat. God bless all and Merry Christmas and Happy New Year also guys. And thank you and see you on my next vlog, another vlog ni Ate Jologs. Balik tayo ulit sa nails. Bye guys! Have a nice day!